Magandang araw mga kaibigan sa araw na ito, sa muli sa episode ng Tinapay ng Buhay. Narito naman po ang inyong lingkod, Brother Neo. At there was a story in the Bible, one of my favorite, dito po sa Book of John, Chapter 5. At ang title po nito ay The Healing at the Pool. The Healing at the Pool. So, basahin ko po, sabi po dito, sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem, near the sheep gate, a pool which Aramaic is called Bethesda. So nandun po yung Panginoong Isus sa lugar po ng Jerusalem, na meron po doon isang pool. At ang background po ng pool na yon ay, yung pool na yon, ang paniniwala ng mga tao ay nakakapagpagaling kapag ka nag-stir up yung water o nag-bubble up yung water na yun, ay nakakapagpagaling. Kaya sabi po dito sa verse 3, here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. So meron doon yung mga iba't ibang sakit, at especially yung mga karamihan mga paralyzed. At sabi sa verse 5, one who was there had a invalid for 38 years, 38 years paralyzed man. Nandun yung tao na ito. Kaibigan, maaaring ikaw ay nasa banig ng karamdaman, maaaring ikaw ay pinagdaraanan ng kahirapan, pagsubok sa buhay. So, ang kwentong ito ay napakaganda. Sabi po dito, verse 6, when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time. So, napokus yung atensyon ng Panginoong Isus dun sa 38 years paralyzed man. He asked him, do you want to get well? Sabi ng Panginoong Isus, gusto mo bang gumaling? Maaaring kinakausap pa ngayon ang Panginoong Isus, kaibigan. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang maibsan ang paghihirap mo? Gusto mo bang malampasan ang pagsubok sa buhay mo? Yan ang maaaring itinatanong ng Panginoong Isus sa iyo sa araw na ito. At very obvious naman na talagang gustong gumaling noong paralyzed man na ito, sapagkat napakahaba na ng panahon na siya ay nandun sa lugar na Bethesda. At bakit kaya tinanong pa ng Panginoong Isus yung paralyzed man? Sapagkat nababasa ng Panginoong Isus na nagdadalawang isip yung paralyzed man. At meron siyang doubt. Parang hindi pa ganun kabuo yung faith niya, mga kaibigan. At dahil doon sa verse 7, makikita natin yung sagot ng paralyzed man. Sir, sabi ng paralyzed man, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Well, Panginoon, sabi, maraming katuwiran yung 38 years paralyzed man na ito. Panginoon, wala naman tutulong sa akin eh. Kung nag-stir naman yung water, nag-bubble up, wala namang, hindi naman ako mauuna para doon. So parang nagdadalawang isip siya, paano ako gagaling? Panginoon, parang yun yung sinasabi ng paralyzed man na ito. At alam mo ba, ito yung magandang puntos. Sa verse 8, mga kaibigan, then Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. Yun ang sabi ng Panginoong Isus sa kanya. At nung marinig nung paralyzed man ito, ay sinunod niya, ginawa niya. Paralyzed po ito, hindi siya makalakad. For 38 years, it's been a long years na hindi talaga siya nakakalakad. Pero nung nanampalataya siya sa ating Panginoong Isus, siya ay gumaling. Nakatayo siya, tumayo siya. Binuhat niya, tinanggal niya yung kanyang higaan at siya ay naglakad, sapagkat siya ay tunay at lubos na magaling na. At ang point dito, mga kaibigan, yung mga points na gusto kong idiin dito, yung sinabi ng Panginoong Isus dito sa verse 8, sabi niya doon sa paralyzed man, na maaaring mahihintulad sa atin yung paralyzed man. Tayo maaaring may sakit,
Maaaring may pinagdadaanan tayong kahirapan, pagsubok sa buhay. Sabi ng Panginoong Isus, yung tatlong puntos, arise, take up your mat, and walk. Arise! Bakit? Ano ibig sabihin? Kailangan po nating, you need to make an effort para gumaling ka. You need to make an effort para mapaglampasan mo yung dinadaanan mo sa buhay. O yung hirap na pinagdadaanan mo, maaaring pagsubok sa buhay mo. Kailangan po natin ng effort, no? Kung tayo may sakit, nasa banig tayo ng karamdaman, baguhin natin yung ating lifestyle, especially sa diet, especially sa food, sa pagkain. Na yun naman talaga yung pinanggagalingan, karamihan ng sakit, lalo tigit sa panahon ngayon, mga kaibigan. At maaaring kailangan natin mag-exercise, some healthy habits na makakatulong sa ating kalusugan. At yun, mga kaibigan, no? Ang kailangan natin gawin. Patuloy tayong mag-effort, manalangin, manampalataya, gumawa. Maaaring may pinagdadaanan tayong kahirapan. Kailangan po natin gumawa. Kung tayo malakas pa, pwede tayong magtrabaho para yung pinoproblema natin yung kahirapan ay masolusyonan. So may solusyon. Lagi po ang Panginoong Isus. You need to arise. Take up your mat, sabi ng Panginoong Isus. Kailangan po nating tanggalin yung mga habit na patuloy na nagbibigay sa atin ng sakit. Yung mga habit na patuloy na nagbibigay sa atin ng paghihirap. Yung mga habit na patuloy na nagbibigay sa atin ng mabigat na pakiramdam. Take up your mat. Get out of your comfort zone. Kasi yung paralyzed man na ito, mga kaibigan, yun yung comfort zone niya. Yung lugar na yun, yung mat, yung higaan niya, yun yung comfort zone niya. Dahil doon din siya kumikita ng pera. Kapag siya ay nakahiga doon, doon siya kumikita ng pera. Parang comfort na siya. Kasi kumikita naman ako ng pera dito. Inihintay ko lang naman na mag-bubble up o mag-stirred yung water niya. Pero umaasa siya na naghihintay siya ng tao na tutulong sa kanya para siya yung mauna na mapunta doon sa tubig na yon. Pero napaka-imposible mangyari. Buti na lang dumating ang ating Panginoong Isus. So arise, take up your mat, at yung panghuli, walk. Walk dahil kailangan po nating magpatuloy lang sa buhay. Marami tayong mga problema, pinagdadaanan sa buhay. Maaring may sakit physically, spiritually, pwede din sakit sa bulsa, financially. Never give up. Isa pong ibig sabihin ng walk. Never give up and look forward. Dahil hindi naman yun ang katapusan. Kaya sinabi ng Panginoong Isus ang mga katagang iyon. Sabi ng Panginoong Isus, sa 38 years paralyzed man, get up, pick up your mat, and walk. Maaring sinasabi rin ng Panginoong Isus sa iyo ang mga katagang ito. Sa oras na ito, kaibigan. At napakaganda ng mangyayari sapagkat ang paralyzed man, sabi sa verse 9, at once the man was cured, he picked up his mat and walked. Talagang lubusang gumaling ang paralyzed man na ito, mga kaibigan. At gaya ng paralyzed man, na kapag dumating sa atin ang Panginoong Isus, dumapit, naririnig natin, nararamdaman natin sa ating mga puso, mga mahal na kaibigan, tanggapin po natin ang Panginoong Isus. Tanggapin natin siya at huwag ka nang magduda pa. Papasukin po natin sa ating puso ang ating Panginoong Isus. Sapagkat siya ang ating tunay na pag-asa. Siya ang sa atin ay nagpapagaling. Siya sa atin ang pinakadakilang doktor na gumagamot ng anumang karamdaman. Papasukin mo sa buhay mo ang Panginoong Isus. Tanggapin mo siya at magkakaroon tayo ng kagalingan, kaligtasan at lalo tikit ang ating pong Panginoong Isus at siya magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos na mabuti sa amin. Maraming po salamat sa iyo pong patuloy na paggabay. Salamat po sa iyo pong salita, sa kwento ng paralyzed man. Aming pong napakinggan at napanood. Aming pong dalangin ang aming pong mga kaibigan na nakapakinig at nakapanood. Maraming sila'y nasa balik na karamdaman. Maraming sila'y may kahirapang pinagdadaanan. Aming pong dalangin, O Diyos, tulungan po sila. Tuloy po silang pagalingin at kayo po naniniwala na ikaw po.
kagagamot ng aming uri ng sakit. Walain po sila at tulungan sa mga pinagdadaanan sa mga. I-bless mo po sila, gaya ng pagpapala na ibinibigay niyo sa bawat isa. Kapatawarin po kami sa aming ipagpunat kong kakasala. At ito po namin dalangin, hindi po sa aming sariling karapatan, hindi sa pangalan ng At muli po mga kaibigan, ay muli po namin kayong inaanyayahan na sa mga susunod po namin mga video dito po sa episode ng Tinapay ng Buhay na panoorin. At muli inyo pong pindutin ang subscribe button, i-like at notification bell inyo pong i-click. Maraming po salamat at